What's up mga kabadyakan? Dito tayo ngayon sa may LJ Bikes. Meron tayo dito ang Sunpeed Rule na MTB. Ito, tinitinda nila ito sa shop nila. Ngayon, sa video na to, ibabike check lang natin. Etong bike na to. Etong mountain bike na to is alloy yung frame niya. Sa tindig niya, medyo kakaiba siya sa mga common na mountain bike na makikita natin eh. Pinakauna mong papansin dito, medyo pa-curve siya na ganyan. Tapos, yung part na to, parang buo yung part dito eh. So, ito is buong alloy. Kung paano na-shape yung alloy dito, hindi natin alam. Pero, kakaiba yung forma niya eh. And yung seat stay niya is drop, nakababa, hindi siya kadugtong dito sa top tube. Overall, yung design ng ganitong frame is parang bago sa paningin natin eh. Ngayon na natin makita-kita. Yung paint din, napansin ko, maganda yung paint, yung pagkakatira sa paint niya. Glossy siya na metallic, tapos yung decals niya is chrome or silver. Malinis, kasi dalawa lang yung kulay niya eh. Overall, yung aesthetics nitong bike na to is okay, simple pero maganda yung dating. Etong bike na to is pang cross country. Naka-indicate dito na pang XC siya. Yung head tube niya, I don't think tapered yung head tube nito eh kasi pumayat dito sa bandang baba eh. Parang mukha lang siyang tapered pero hindi siya tapered. Pero naka-internal cabling na siya. Dito, may butas pa dito para sa internal cabling. Dito, makita nyo, wala siyang nakalagay na front derailleur. Kasi naka-1x lang yung setup niya. Yung cable hose, dumadaan dito sa ilalim, sa hydraulic. Yung brake cable hose niya, hindi naka-internal. So, mas madali yung maintenance nun kasi nasa labas lang. Hindi ka na magpapasok doon sa loob ng frame. Kasi fittings din yun eh. Gagamit ka din ng fittings pag ganun yung setup. I think may rack mounts dito or fender mounts. Meron dito. Yung dropout niya, quick release. Yung fork nito is air type na, air suspension na siya. So, hangin na yun nasa loob niya. And yung lockout nito is parang ABS yung style. Merong compression damping. So, kada isang click na ganyan, nababago yung level nung tigas nung fork on the fly kahit nakasakay ka sa bike. Air suspension, maganda na din. Kulay black yung stanchions, may rubber ring dito na pang-indicate nung laro nung fork. Quick release lang yung dropouts. Sa drivetrain naman niya, naka 1x9 na siya na setup. 1x, isa lang yung plato dito sa crankset, tapos 9-speed dito sa cassette. 1x, pro-wheel crankset, sphere, yung hollow tech na, tapos alloy na rin yung crank arm. Yung chainring nito is 3060. I think medyo mabigat yun. Pero para sa akin, medyo mabigat yun. Pero baka sa iba, matulin yan syempre, kasi malaking plato dito eh. Dito sa likod, naka 1142T na siya. 9-speed yung cassette. And nabansin ko dito sa chain na kasama sa kanya, meron na rin easy link or missing link. So madali mong makakalas yung kadena. In case kailangan mo siyang tanggalin sa bike. SUMC yung brand ng kadena. Yung RD niya is Shimano Altus. Ito yung pang 9-speed sa mga Shimano components. Ito yung mas mababa kaysa dun sa Acera. Kasi yung Altus, Acera, and Alivio, yun yung mga pang 9-speed sa Shimano. Altus yung pinakamababa sa kanila. Pero yung Altus na RD, maganda rin yung performance niya. Dito yung shifter, Altus din. 9-speed. May indicator dito. So makikita mo kung nasa anong gearing ka na. Sa kabila, walang nakalagay kasi nga 1x lang siya. Yung preno niya is Shimano MT200. Ito yung bago na non-series na preno sa Shimano. Yung MT200, magandang klase na yan ng hydraulic brakes sa Shimano. So, maganda yung performance yan. Ayos din kasi ito, yung setup nito is naka-hydraulic brakes na. Yung hubs nito, naka-quick release na. I think cassette type na. Sinisilip ko kasi dito eh. Ito cassette type na to. Yung rotors, bolt type, 6 bolts. Yung rims, alloy rims na Sunpeed, hindi ganun siya kalapad eh. Pero pang XC, sakto lang. Yung stock tires nito is Chaoyang. 27.5x2.10 na lapad. Yung knob patterns is hindi sobrang aggressive. Parang saktong-sakto. Kung sa XC use, fast rolling pa din sa semento. And I think kakapit naman to basta XC trails lang or off-roads. So, napansin ko dito, andito pala yung frame size ng frame. Nakalagay dito 19 yung seat tube. So yung size nito, yung taas nito hanggang dito is 19. Yung 19, large yun sa MTB. Fit siya para sa mga may height na 170 to 185 centimeters. Yun yung nakalagay dito na parang guide na Sunpeed. So ito pala, large pala to. Sa cockpit components naman, alloy yung handlebars, straight lang, walang back sweep, walang rise, and medyo mahaba pa yung stem, alloy na rin to I think. Tapos yung seat post, naka-quick release yung seat clamp. Yung seat post, check natin kung anong size ng seat post. Kasi mataba kasi siya eh. Tsaka yung mabu. Yung stock seat post niya, ang haba. Ngayon ako nakakita nitong gatong haba. I think 400 millimeters. Tama, 400 millimeters nga yung stock niya na seat post. 31.6 in diameter. So, mataba. Maganda yung seat post. Maganda yung sa frame. Kasi 31.6 yung ginamit na seat post. Mas ano kasi yun, mas steep, mas matibay. And yung kasamang saddle is slim profile.
mapayat lang, pero maganda yung forma. Yung kasamang pedals naman is alloy na. So, pwede na din. So, ayun yung San Pedro. Ayun yung bike check natin dito sa bike na to. Sa tingin ko, isang magandang choice na din to. Yung bike na to, yung price niya, kasi yung frame niya is maganda, maganda na yung frame. Although sa frame niya, sayang lang kasi hindi naging tapered yung sa head tube niya. Pero yung fork, maganda kasi air suspension na. Yung crankset, naka 1x na hollow tech, so okay na din yun. Kaya lang, naka 9-speed nga lang. Na sa price point na to, makakita ka ng ibang bike na naka 10-speed na. Kaya lang, hindi nga lang Shimano. Yung preno, maganda din kasi hydraulic brakes na Shimano brand. So itong San Pedro is available dito sa LJ Bikes. Nai-shoot namin yung video na to dito sa LJ Bikes Santa Maria, Bulacan sa main branch nila. Marami pang ibang branches ng LJ Bikes, so pwede yung bisitahin yun. Kung interesado kayong bumili nito, hanapin nyo lang sa kanila. So hanggang dito na lang yung video. Kita-kits na lang sa mga susunod pa nating bike check videos. Batian na lang sa daan. Ride safe mga kapadyak.